So mga tol, dahil bigo nga pumapagwagian ni Jerwin ang kaas ang laban niya kay Martinez nang mag-rematch sila. 5 araw na ang nakakalipas, ang naghihintay nga po kay Jerwin ang kaas na si Kasoto Ioka ng Japan. Hindi na matutuloy ang plano maglaban sila sapagkat natalo nga po si Angkahas. Kaya naman, may bago na pong makakalaban itong si Kasoto Ioka. Isang unification pa rin mga tol, kontra sa kampiyon ng WBA na si Joshua Franco. Ayon sa artikulo ng Boxing Scene mga tol, plano na labanan ni Kasoto Ioka itong si Joshua Franco sa New Year's Eve ng Japan. Ang terrific matchup nga na ito mga tol ay hinihintay lang na ma-final ang approval bago formal na i-announce ang laban. Sayang nga mga tol, kung si Angkahas ang nanalo sa labang kontra kay Martinez, malamang si Kasoto Ioka ngayon ang makakalaban nito. Kung matatandaan na nakatakda na dati ang laban nila ni Kasoto Ioka sa Japan noong 2021, ngunit nabulilyaso lang matapos magigpit ang Japan dahil sa panibagong virus na kumakalat, kaya hindi natuloy ang planong laban nila. Speaking of Jerwin Angkahas mga tol, nakauwi na nga po ng Pilipinas ang ating pambato. Sinalubong nga po ang dating kampiyon ng kanyang pamilya. Umiyak pa nga mga tol ang anak ni Angkahas na babae. Kaya sabi ng coach ni Angkahas mga tol na si Joven Jimenez, huwag daw umiyak dahil babawi daw sila. Okay lang. Ikaw, ano masabi mo? Ha? Umiyak! Umiyak! Huwag iiyak! Babawi tayo! Babawi! Babawi tayo! Bit-bit nga po ng mga anak ni Angkahas ang painting niya. Nahawak-hawak pa nito ang kanyang belt na IBF. Sana nga po mga tol ay makabawi muli si Angkahas sa pagkatalo nito. Bata pa naman ito mga tol. At makikita naman natin sa laban mga tol na nangibabaw lang ang estilo ni Martinez. Natalo man si Angkahas, hindi naman siya napatumba ni Martinez. Sa kabilang banda naman mga tol, tuloy na nga din po ang laban ni Ricky Hatton at Marco Antonio Barrera. Ngayong November 12 na po ang laban para sa isang exhibition match. Kung matatandaan mga tol, parehas nga pong nakalaban ito ni Manny Pacquiao. Tinalo si Marco Antonio Barrera ng 2 beses habang si Ricky Hatton mga tol pinatulog ni Manny Pacquiao sa round 2. Huli nga pong lumaban itong si Ricky Hatton mga tol taong 2012 kontra kay Shevchenko. Knockout po ang inabot ni Hatton sa round 9. Habang si Marco Antonio Barrera mga tol, huling lumaban kay Jose Arias. Nanalo si Barrera via technical knockout sa round 2. Sa kabilang dako naman mga tol, noong nakaraan nga po, pinakita natin sa previous vlog natin na nag-guest itong si Manny Pacquiao sa isang boxing match kalaban ng celebrity na si Kim Jong-kook. Napag-alaman natin mga tol na mag-guest din pala si Manny Pacquiao sa upcoming episode ng South Korean variety show, ang Running Man. Noong Thursday, October 13 nga mga tol, shiner nga po ng isang kuha ng litrato ni Manny Pacquiao kasama ang mga cast na nasabing show ang episode kasama si Manny Pacquiao. Kinumpirma na i-airy daw ito sa October 23. Bukod dito mga tol, nareport din na magkakaroon pa ng variety show si Manny Pacquiao. Ito daw ang Knowing Bros alongside 2-in-1 na si Sandara Park. Pagkatapos nga na ito mga tol, sa December, dito na nakatakda ang laban ni Pacquiao kay DKU. Nagpost na nga po itong si DKU sa kanyang social media account na ang laban daw nila ni Manny Pacquiao ay sa darating na December 10.